Yon, hello guys. Gandang gabi sa inyo lahat. Tayo nagbabalik sa moto vlogging era. Bagong-bagong bili kasi yung ating DJI Action 5 Pro. And gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon yung night shots or night video quality niya para naman ma-compare natin. Dahil galing na rin ako sa iba't ibang action cam at talagang weakness yan ng mga GoPro, mga Insta, yung huling Insta X3 ko talagang pinagtiyagaan ko lang pero wala talaga eh. And now, ito ang actual test, first test. Gamit ko ang DJI Action 5 Pro. At kung makikita nyo naman talagang madilim dito sa part na to dahil walang mga poste ng ilaw masyado. Pero mamaya, pupunta naman tayo sa mga medyo maliwanag. Also, testingin din natin itong microphone system ko, no? Kasi matagal na rin to sa akin. Dati gamit ko to sa GoPro. Bale, ang binili ko na lang na additional is yung USB-C to TRS adapter niya. No, nabili ko lang to din sa Lazada ba? Or sa Shopee. Pwede kong i-post yung link down below. Pero kayo na humusga, no? Kung kamusta ang audio quality natin. Pinatay ko yung noise cancellation kasi merong high, merong standard, merong off. And sana naririnig pa rin yung ambient sound. Ngayon naka-open yung visor ko. Pero mamaya-maya sasara natin, no? Ang settings ko sa video dito is 4K, 30 frames per second, D-Log-M, which is yung 10-bit ng DJI ngayon. At ano pa ba settings ko? Automatic na lahat. Auto-white balance, auto-ISO. Yun lang naman ang pinaka-kinalikot ko pa lang dito. Naka-ultra-wide yata tayo, I guess. O, naka-ultra-wide para talagang buong-buo yung manibela. Ngayon, titestingin naman natin yung super night shot. Okay, eto na ngayon ang ultra. Super night shot ng Action 5 Pro. Do you see any difference? At nakita ko nag-wide lang siya noon. Bumalik siya sa wide from super wide. Kaya medyo mas na-compress siguro yung view natin o yung point of view natin. Anong difference? Medyo well-lit naman dito sa kaling to dahil maraming mga establishments, no? Pero dadalin ulit natin dun sa madilim na part. At this time, isasara ko na rin yung visor ko, no? Yan, para marinig nyo rin how it sounds kung nakasara yung visor, which is syempre most of the time nakasara yung visor natin. Medyo kulob yung tunog at madalas dito nagpipick yung mga microphone. Kaya minsan may mga mapapanood ka na parang sabog yata yung mga audio nila kasi nga hindi naka-setup ng maayos. Ang setup ko naman sa audio is gain 0. Dito naman sa microphone kasi yung nabili nating USB-C to TRS adapter, meron siyang gain control. Yung microphone ko, popost ko rin down below yung pinanggalingan. Custom built siya na meron siyang microphone para sa earpiece ng intercom. Meron din siyang mic para sa akin, syempre. So, dalawa yung maririnig mo, no? Yung naririnig natin sa intercom, maririnig mo rin sa video na to. Oh. Ayan, madilim na dito. I'm sure makikita nyo naman kung ano ang quality ng Super Night compared dun sa normal video mode. And personally, kung ako tatanungin nyo, no, nasubukan ko na rin naman to sa Bohol. Galing kami ng Bohol this week lang. Mas gusto ko pa rin yung normal na video mode eh. Kasi on a big screen, makikita mo yung mga artifacts. Di ko alam kung ang tawag dun, pero may konting loss of quality dun sa... Di pala konti, medyo malaki yung loss of quality pagdating sa Super Night mode. Pero naumusga, sa audio quality, ito yon, at sa video quality ng DJI Action 5 Pro. So yan, quick video lang to. Maraming salamat sa inyo. If you like this video guys, please like and follow na rin my page. I'll see you on the next video. Meron tayong matinding biyahe this week. Papuntang Ilocos. Alright. Peace. Ciao.